ni BBM ang kanyang kampanya bilang presidente ng Pilipinas noong October 5, 2021 sa pamamagitan ng isang video post sa YouTube at Facebook. And that is why I am today announcing my intention to run for the presidency of the Philippines. Tumakbo siya sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas. At sa kaparehas na araw, nagsilbing chairman siya ng nasabing partido. Inendorso din siya ng dati niyang partido na Kilusang Bayan. At kaumagahan ay nag-file siya ng Certificate of Candidacy sa COMELEC o Commission on Elections. Noong November 16 naman, noong inanunsyo ni BBM na maging kapartner niya sa pagtakbo si Sara Duterte, na noong kasalukuyang alkalde ng Davao at anak ni Presidente Rodrigo Duterte. Ang tandem na BBM at Sara ay tinawag na Uniteam na may temang pagkakaisa. Ang kandidasi ni BBM sa pagtakbo ay hindi naging madali. Bagkus, sa umpisa pa lang ay nabalot na ito ng sarit-saring pambabatikos at propaganda. Ilan sa mga ito ay ang issue ng tax evasion ni BBM noong 1995. Ayon sa kampo ni BBM, ang mga ito ay panay propaganda lamang at walang matibay na basihan. Sa pagpapatuloy ng kampanya sa eleksyon, ay napanatili ni BBM ang kanyang kalamangan sa mga naganap na survey na sinagawa ng Pulse Asia. Sa naganap na joint session ng 18th Congress ng Pilipinas noong May 25, 2022, na pinangunahan ni Senate President Tito Soto, na ipinayag naman ni Senate Majority Leader Juan Miguel Zubiri, ang pagkapanalo ni President-elect Bongbong Marcos at Vice President-elect Sara Duterte. Nakatanggap si BBM ng suma total na boto na umabot sa bilang na 31,629,783 votes. Ngunit ano nga ba ang ilan sa mga dahilan sa pagkakapanalo ni BBM sa eleksyon? Sa mga nakarang kampanya ng mga nakarang taon, mapapansin natin na naging tradisyon na ng mga politiko ang mga patutsada at paninira sa mga kapwa tumatakbo na politiko. Ginagawa nila ito sa kadahilan ng pag-asa na mangingibabaw ang kanilang pangalan sa darating na halalan. Ngunit ang hindi nila alam ay nagbago na ang mindset ng mga tao, buhat na rin siguro sa dinanas na pandemya. Ang negatibong pananaw ay hindi na magiging epektibo lalo na sa stress na dinulot ng pandemya. Dagdag pa riyan, naging kapansin-pansin din ang pagiging focus ng kampo ni BBM sa mga estratehiya at plataforma kung paano pagbubutihin ang kondisyon ng Pilipinas. Kumpara sa kanyang manayang katunggali, na panay na lamang paninira ang ginawa kay BBM. Sa mata ng bayan, mas lalong napamahal si BBM sa taong bayan dahil sa determinasyon at kabutihang puso niya upang pakinggan ang hinanaing ng mga nasa laylayan ng lipunan. Sumunod rito ay ang hindi niya pagpaunlak sa mga debate na pinangunahan ng iba't ibang media hub na ayon sa mga ibang kritiko ay isang kaduwagan at lost opportunity. Ngunit kahit ganun pa man ang ginawa ni BBM, sumang-ayon si Presidente Duterte dito na mas lalong naintindihan naman ng taong bayan at mga tagasunod ni BBM kung bakit ito ang pinakamainam na gawin sa mga panahong yun. Tama si Marcos. Decline. Kahit para sa mga mukwartala na mga sponsor na ay dagsang... Dagdag pa riyan ay ang sorpresang pag-announce ni Inday Sara Duterte sa kanyang pagtakbo bilang vice-presidente kasama si Bongbong Marcos. Ang mga ito ay naging catalyst upang mas lalong namayagpag si BBM sa nakarang halalan. At yan po ang kwento sa likod ng nakamamanghang kampanya ni Presidente Bongbong Marcos. Ang presidente na pilit binababa ngunit sa bandang huli ay nagtagumpay pa rin upang mapaglingkuran ang taong bayan. Kung meron man po kayong correction o karagdagan sa istoryang ito, ay maaari po kayong mag-iwan ng comment sa comment section below. At huwag nyo rin pong kakalimutang i-thumbs up o i-thumbs down ang video ng ito. Maraming salamat po. Hanggang sa muli!